Hello, welcome to Unicorn Princess Zero. So ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Of course, unfortunately, hindi ko naman talaga makuha lahat ng energy ng Fire Sign sa mundo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. I-search mo na lang siya sa Facebook, sa Messenger. Meron din siya sarili niyang YouTube channel. You might want to check her out. And ako po, pwede kayo magpa-personal reading sa akin kung maaabutan nyo pa. Kasi parang mga nasa 7 readings lang yung available ko dun sa TikTok shop. Ayan, mag-avail lang kayo ng bracelet. May kasama siyang astrological reading, tarot reading, palm reading pwede na rin. Mamimili ka alin dun sa tatlo. And you can ask at least 3 questions. Ayan. Yung reading is through YouTube, ikaw lang ang makakanood. Anyway, doon ka na lang mag-inquire if you're interested. Ace of Stones is here, the foundation of life. You do have here the 9 of Vessels. Okay. There's something beautiful behind this is Ace of Stones. So, Page of Arrows. So, nakikita natin dito. Actually, there's a brand new start para sa'yo. Pwedeng hindi mo pa nakikita kung anong kakalabasan nito eh. Pag sinimulan mo to, pag ginawa mo to, doon mo lang malalaman or makikita yung magiging resulta niya. Of course, you need to do this thing or kailangan mo simulan itong bagay na ito na iniisip mo na gagawain mo, kaya lang yung iba sa inyo with the Page of Arrows, pwede marami ka pang iniintindi, marami ka pang iniisip, maybe you're busy sa mga iba pang bagay, and then may mga, yung iba nagliliwaliw. Honestly, with the Page of Arrows, kasi Page is like medyo young energy, so yung iba sa inyo na masyado kang nag-aaliw-aliw, masyado kang yung dapat yung time mo, ifinofocus mo dito sa dapat mong simulan, hindi mo ginagawa. Diba? Maging honest ka sa sarili mo minsan, parang minsan isip bata ka rin. Yung iba, kinakain ka na ng social media. Diba? Sa halip na ginagampanan mo yung dapat mong gampanan, ay nagpo-focus ka sa kaka-internet, kaka-cellphone, yung iba kakalaro. So, ang tendency, itong dapat mong simulan ay hindi mo nasisimulan. But I can see a very beautiful outcome kung sisimulan mo ito. Okay? So, like, this is kalabit na sa'yo tong reading na to, na gawain mo na, tinitrigger na kita, gawain mo na, simulan mo na yung dapat mong simulan. Okay? So, let's move on to the energy of the person na kakonect mo. This is love reading, by the way, guys. Kung hindi ka nakaka-relate, hindi kasi ito personal reading, general reading to. Sino to person na kakonect mo for the sign of fire sign? Well, I can see air sign, so I don't know if you're dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. The World Tree. The Blasted Oak. 7 of Vessels. Okay, this could be a person in the past, a person na pwedeng nagkaroon na ng ending sa inyo. The World Tree. Actually, tapos na yung story sa inyo na itong person. Tapos na yung libro, kumbaga, sa connection mo sa kanya, pwedeng nag-end na. And marami na ang natapos, marami na ang nawala. And then, nakikita natin yung kalungkutan mula dito sa taong to. Well, honestly, pareho naman kayo naging immature pagdating sa connection na ito. Maraming pagbabago or mga dapat baguhin na hindi nyo ginawa. You know, maaaring ang pinag-focusan ninyo is yung person na ito. So, I feel like this is an ex. So, pwedeng nag-focus ka masyado sa mga mali niya, sa mga dapat niyang baguhin sa sarili niya, wherein hindi mo na nakita sa sarili mo yung mga dapat mo naman baguhin sa sarili mo. Diba? Parang masyado kang nag-focus sa, ikaw yung tama, siya yung mali, etc. And then, vice versa. Pwedeng siya rin naman, ang nakikita niya is yung mga kamalian mo, mga hindi mo ginagawa, mga ginagawa mong hindi maganda. And then, hindi niya na rin nakita kung ano yung mga kamalian niya. So,
This is a person in the past. Ngayon, ano ang mga emotion ninyo sa isa't isa? Hindi ko nga alam kung bakit yun yung nag-a-appear dito sa reading mo. Kasi nga, nakalagay dito is parang naka-close or end na yung story eh. But anyway, let's see anong emotion ninyo sa isa't isa. Four of Arrows, Rest, okay. You do have here the Four of Vessel, Boredom. Kunin ko na rin sa side ng person na ito. Ten of Vessels, Page of Arrows, and the Green Man. Gusto ko i-clarify itong Four of Arrows and Four of Vessels. Please clarify this. Spirit guides, angel guides. The Guardian. Okay. So, nakita natin you are guarded pagdating dito sa connection na ito. So, nakita natin wala ka nang pakialam. You know, yung parang pagdating sa kanya, kahit nandiyan siya, wala ka nang pakialam. Diba? Kung makikipag-connect or communicate, whatever, wala ka nang pakialam. Makita mo siya, makasalubong mo siya, wala ka nang pakialam. That's your energy. With the Four of Vessels, kasi I feel like pwedeng gusto mo munang mag-heal, ganyan, or mag-focus sa sarili mo. You wanted to love yourself. Yung iba, medyo apektado ka pa sa kung ano man yung mga nawala sa'yo. Mga tao. I can see possible death of someone. So, pwedeng may mga recently lang na nawala sa buhay mo. But, take note, guys. Kung ikaw ito na namatay yan sa makabilang buhay na yung person or mga tao sa na importante sa'yo, andyan lang sila nakabantay. No? And they will show up to you na magpaparamdam na nandyan sila. Pwedeng, you know, I can see insecto, so might be may mga moth na makikita ka. It means that's the person. They're guiding you. Okay, nandyan pa rin sila. Anyway, just in case na nandiyan, I mean, sa buhay mo ngayon, you should think of, especially kung itong nawala na ito is like, matandang tao, or, you know, siya yung pinaka naggabay sa'yo nung kabataan mo, teenager years mo, pwedeng ganun. Kung ano siya noon, yun din yung guidance niya sa'yo ngayon. Like, it's there, it's like, yun pa rin yung message niya. No? If you're not okay, halimbawa nakahiga ka lang lagi, nakaupo ka lang lagi, kung ano yung way ng pagsasalita or kung ano yung tingin mong sasabihin itong taong to kung nabubuhay siya, yun din yung sasabihin niya sa'yo ngayon. Parang nagagalit, get up, ganyan, ayusin mo buhay, mga ito, ganyan. So, let's now move on sa emotion na person mo. The person here with the green man, you know, and the Page of Arrows, Ten of Vessels. I don't, this person is mahirap i-sabihin yung message. Kasi yung iba sa inyo, ang message is that this person still loves you. Kaya lang, kailangan niya muna ayusin ang sarili niya. Diba? Yung iba naman, ang message is that masaya na siya ngayon. So, technically, ang hirap kasi saan ka doon? Diba? Saan ka doon? Ngayon, kukuha tayo ng message para maklarify, ma-specify kung saan ka doon. Okay, please tell me. You do have here the Pole Star. Okay, this person loves you.
ikaw ito na sinasabihan ko mahal ka pa niya, kung minsan na-share na sa'yo ng taong ito kung ano plano niya, anong gusto niya mangyari, anong pangarap niya, ano dapat yung gagawin niya. Bibigyan kita ng example. Halimbawa, sinabi niya sa'yo, gusto ko bumili ng ganito, ng sasakyan, ganyan, kasi plano ko pag nagnegosyo ako, itong sasakyan na to, gagamitin ko, ganyan, etc. So, may mga ganong plano. Kung sinabi niya sa'yo yung plano mo, plano niya, kasi hindi naman niya sasabihin sa'yo yun kung wala lang, di ba? Maybe kasi, na sinabi niya sa'yo yun because nakikita ka niya sa future na, niya na somehow makakatulong ka na mai, kumbaga, na ma-accomplish niya yung plano niya na yun kasi nakikita ka niya sa future niya, nakasama ka niya. So, this person loves you or still loves you kung nabanggit niya sa'yo yung mga plano niya. Pero kung hindi, masaya na siya. Wala na siyang pakialam sa'yo. Okay, so saan ko dun? So, what will happen in the future sa inyong dalawa? You do have the Five of Vessels, the Green Woman, and the Sun of Life. Six of Arrows, and that's transition. Okay. May malaking pagbabago sa inyo na itong person na ito. For those, I mean, the message is only for those na, ano, may mahal ka pa nitong taong to. Alam mo naman yun, nabanggit ko na kung paano masasabi na ikaw to. So, yung future para sa'yo with the Five of Vessels, I can see you being happy. Why? Kasi might be maramdaman ng person na ito yung halaga mo, and then pwedeng magkaroon siya ng pagbabago. Like, this person will try to connect with you. Ayan. And with the Sun of Life, magbibigay yun ng happiness and you know, positive future para sa'yo. Pag once na na-realize na ng person na ito na parang kailangan pala kita, mahal pala kita. Ganun. And that I wanted to fix our life. So, pwedeng makipagbalikan to taong to. Makipag-ayos siya kasi na-realize niya. Siya yung may mali. Ma-realize niya na yung mali niya. Alam mo, yun naman talaga yung dahilan ng separation. Yun naman talaga ang gamit or kung bakit nagkakaroon ng separation for you to understand more more itong sarili mo, and then para siya maintindihan rin niya yung sarili niya. So, nakikita natin na willing siyang ayusin ang mga bagay na dapat niyang ayusin para maging maganda yung future with you. Okay? And this will, you know, give you a lot of satisfaction, happiness. And, this time around, nakikita natin na parang magbabalik ulit kayo sa simula. No? But I'm feeling like you are willing to take this person. Kasi, yun nga, nakitaan mo naman ang sinseridad itong taong ito. So, that is it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.